Maligayang pagdating sa aking munting channel Share TV ng Asignatura for All. Kung hindi ka pag nakapag-subscribe ka na para matuto sa iba't ibang leksyong ating pag-uusapan, salamat po. Mga layunin, nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan. Ngayon ating masasaksihan ang isang kwento na tiyak na tayo ay matuto ng isang makabuluhang aral, paksa, mga katulong sa bahay, ni Bay Trong Phong, salin sa Filipino ni Florentino A. Iniigo, mula sa Vietnam. Nang sumunod na gabi, bumalik ako sa bahay kainan. Sa oras na ito, sa halip na sabihing umakyat ako sa kwarto sa itaas na dati kong tinutulugan, binulyawan nila ako. Ako raw ay isang bugaw, at ang matandang babaeng nagdala ng mga katulong ay di na nagbalik upang bayaran ang aking upas sa pagtulog, ngunit maswerte pa nga raw ako ngayon, ikinayagang muling matulog dito sa tinatawag nilang lagusan. At pababalay kanila ang matandang babae upang magbayad ng upa, hindi na ako nakipagtalo sa kanila, tumuloy lang akong parang walang narinig. Nakatungo ang ulo at mabilis na dumaan sa kusina at umantong sa presyo na tinatawag nilang lagusan. Buti na lang, hindi ako nag-iisa. Higit sa 10 tao ang naroon. Nakahiga at nakaupo sa banig na nakalatag sa malalapad na tabla habang natatanglawan ng liwok. Tila tambakan ng tabla ng mga kahoy ang presyo ng bahay kainang ito. Walang maaninag na kariktan sa lugar na ito. Makikita sa paligid ang marumi, mataas, manipis na dingding, at babungang nanlilimahid sa Kai Taiman. Sa kanang bahagi ay naroon ang kulungan ng manok, sa harap ay ang Bar Adong Canal at ang alingasaw ng di umaagos nitong pasali, sa kaliwa ay isang cave-itang bukas para sa publiko. Nalungkot ako sa liwanag ng buwan, nang tumabi ako sa mga taong naroon, nakita ko ang tatlong batang nakasama kong matulog sa kwarto sa itaas, dalawang gabi ang nakalipas. Di man lang mabanaag ang kalungkutan o pag-aalala sa musmos nilang mga mukha. Samantala, napakamiserable ng itsura ng iba, sa damit pa lang nila, huwag sapat nang masaksihan ang paghihirap na kanilang dinaranas sa tanang buhay. May isang kalbong napakaputla ng mukha, ngunit dahil sa kabataan tila normal siyang pagmasdan, at tingin ko, huwag kalalabas lang niya ng ospital o bilangguan. Nakaupo siyang dinidilaan ang isang pirasong papel na nababahira ng itim na sangkap. Noong una, huwag di ko alam ang kanyang ginagawa, yun pala hinihimog niya ang tiratirang opyo. Ang isa naman, huwag may napakahabang leeg at may nakatapal na 3-4 na gamot na plaster dito. Nakaupo siya at nakatinggala, tulad ng isang astrologo na nagmamasid sa mga bituin. Ang ikatlong bata ay maingay na nagkakamot, at habang umuupo siya, huwag umuubo at dumudura. May isang matandang babae na maayos ang kasuutan ngunit walang tibo, tibuhaghag ang pagmumukha. Nakaupo siyang hawak ang isang pamaypay na yari sa hiyas na kawayan na ipinapaypay sa mukha ng iba pa na tila kanyang mga anak. Ang anim pang iba, na nakasuot ng gasguzing damit ng magsasaka, ay mahimbing na natutulog. Di man lang ako pansinin ng sinuman sa kanila nang mahiga ako sa banig. Sigurado akong wala silang kapera-pera kaya nga, dito sila nakatulog gayon din, tulad ng kanilang bulsa, wala ring laman ang kanilang tiyan. Samantala, ninais nilang tumigil dito, hindi dahil sa mabaitang may-ari ng bahay, kundi dahil pwede silang makalabas upang mamaalamos at makabalik, upang bumili ng pagkain inihanda ng may-ari. At kung mayroon man silang nakulimbat, tiyak nakahanda ring bilhin ito ng may-ari. Hindi dahil sa nais ng may-ari na biglang gawing bahay ng kawanggawa ang kanyang tahanan. Sa kanilang hitsura ng pananamit, ang 13 ito ay hindi taga-syudad. Galing sila sa probinsya dahil wala silang mahanap na trabaho roon upang makakain ng 2 beses sa isang araw. Sinus ilaw at sinusuhulan sila ng syudad. Nang umalis sila sa probinsya, hindi nila alam na ito ang kanilang kahihinatnan. Tiwalang makakakita ng trabahong maipagmamalaki nila, ibinilad ang kanilang mga sarili sa araw at sinuong ang ulan habang namamaalamos ng pera o isang takal ng bigas bago makarating sa Hanoi.
Mahal kong mambabasa, isipin mo lang ang Hanoi, kalye bawat kalye. Isipin mo ang isang pagod na magsasakang naliligaw sa pasikot-sikot na syudad. Bawat kalye, way may bahay, daanan, at eskinitang tila pare-pareho at walang katapusan. Isang magsasaka ang lakad ng lakad, napapagod, at tumitigil. Nagugutom siya ngunit walang makain, dahil wala siyang pera. Nais niyang magpahinga ngunit walang matuluyan, dahil wala siyang pambayad, pagod man siya, kailangan niyang sumulong. Magdahan-dahan man, hindi na siya makausad. At sa malas di siya pinahintulutang tumigil sa syudad, at kailangan niyang maglakad, pasok ng pasok sa bawat kalye, means a wifi cut ikot ng hindi alam kung saan pupunta. Pagdating ng interseksyon, nakakita siya ng kulungko ng mga tao. Sa tingin niya, way taga-probinsya ang mga ito, tumigil siya, isang mukhang matalinong matandang babae, na may gintong hako, at tila mayaman ang dating, ang kumaway, kudyat upang tumigil ang magsasaka. Malakas ang kanyang boses, "Hoy, saan ka pupunta, pagod na pagod ka? Gusto mo ba ng trabaho? Halika, dali." Natuwa ang magsasaka dahil nakasalubong siya ng isang taga-syudad na handang makipag-usap. Ngunit para saan? Naawang binanggit ng babae na tutulungan siyang makahanap ng trabaho. Kaya, sa loob ng ilang araw, mayroon siyang makakain habang tumitigil sa pinto ng isang bahay kainan o sa tabi ng isang sinehan. Kung tutusin, ganito ang istorya ng lahat ng mga magsasaka. Ilang interseksyon mayroon ang syudad. Ilang trabaho ang nakalaan para sa soang nilalang na nagnanais pumasok sa kalakal ng mga kasambahay. Ilan ang bilang ng ganitong trahedyang nagaganap bawat araw sa syudad? Ang 13 nilalang na ito ay katulad ng mga gamugamong na silaw sa liwanag ng Kalunsuran. Pinatuloy sila ng tiwalang may-ari ng bahay kainan sa isang sulok ng kanyang tirahan. Sa araw, naroon sila, hinakahambalang sa kalsada. Habang naghihintay ng trabaho, unti-unti nilang ginagastos ang kanilang naitatabing pera. Kapag walang natira at wala pa rin trabaho, at walang madiligensya, kinakailangan na nilang itaya ang kanilang buhay. Ang mga babae ay nasadlak sa pagbebenta ng laman at ang lalaki, way nakagagawa ng krimen. At ngayon, bago pa lumala ang kalagayan, sila, way nakahimlay at tahimik na naghihintay sa unos na darating. Alam mo ba, ang nobela at ang tunggali ang makikita rito, sa isang panitikan may mga tunggalian na kapaloob, sa isang obra, ang tunggalian ito ang nagsisilbing spice upang maging maganda ang takbo ng banghay. May tunggalian tao laban sa sarili ito ang tunggalian, ang kaaway ng pangunahing tauhan at kanyang sarili. Halimbawa ng ganitong tunggalian ay ang, isa, ang pagkakaroon ng tunggalian sa pagkatao, identify crisis, dalawa, ang pagkakaroon ng tunggalian ng konsyensya, guilt feeling, tatlo, tunggalian nilalabanan ang isang ang gawain o trabaho. Salamat sa pakikinig, at kung hindi ka pa nakasubscribe mo mag-subscribe ka na para sa karagdagang kaalaman, salamat sa inyo.